nating tatagalin pa. Unahin na po natin, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Brother Skyler. Amen. Amen. Nanig ba ako? Nanig na nanig. Malalim mong boses. Nanig na nanig yan. Hanggang labas ka nanig. Hanggang labas ka nanig yan. Yeah. Praise the Lord. So, itong aking testimony for the first time speaking in front of an audience, kahit na maliit lang, it's still a blessing from God. Amen. At muli, hindi ko tinataas ang aking sarili. Wala akong tinataas na tao. Ang ating tinataas lang dito ay ang ating Panginoon. Amen. Alright. How did I change throughout the years? From my life without God to my life knowing God. I don't know God yet. I don't know who He is. I am knowing. I am studying. I am learning as a disciple of Jesus, as a disciple of God. And maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Maraming salamat sa ang aking mga pinagdaanan. 2 years of the pandemic, nagka-COVID. Ang 2 years ko na sa loob na ng bahay, aminin ko, nabaliw ako. Nabaliw ako ng sobra-sobrahan. Marami kong nagawang kasalanan in the internet. You know, the internet. Ako ay naging isang cyber bully sa internet. Ako ay naging isang manyakis sa internet. Ako ay na-expose sa pornography. Tandaan nyo, 16 years old pa lang ako. Bata pa ako, na-expose ako sa mga ganong bagay. Nakatikim na din ako ng sigarilyo. Ang sigarilyo. Nagkaroon ako ng bisyo. 2 years, during the 2 years, I was locked inside my house. Ako ay naging isang sobrang sinful na bata. Teenager pa lang ako, teenager. Sobrang sinful. Bakit? Ako ay na-expose. Ako ay na-atake ng kalaban. Inatake ako ng kalaban. Unti-unti hanggang sa ang position ko sa buhay ay talagang buwaba ang buwaba. You know, alam, kilala niyo ang artista si Baron Geisler. Sabi niya, a beautiful life is a life with God. So nung nakilala, nung 8th anniversary, bago pa to sa pandemic, in-invite ako ng kaibigan ko, si Kyle, sa anniversary ng 8th anniversary. Nalala ko 3 minutes pa lang to, pero I don't think it's enough for me to get everything out. Yun, konti-konti ko nang inaaral ang word ng Lord. Nagbabasa ako ng Bible, nag-research. At mahirap kasi ang aking nanay ay isang anti-Christ. Niniwala siya kay Jesus. Pero hindi siya niniwala na si Jesus ay isang Panginoon. So pinagbabawalan niya akong pumunta dito. Pinagbabawalan niya akong mag-gitara dito sa praise and worship. Hindi niya alam na nag-gitara ako dito. Tinago ko lang sa kanya. Para lang masamba ang Panginoon. I don't fully know God yet. I am not perfect. No one is perfect. We are all a process. We're getting processed. We're still knowing the Lord. All of us. It doesn't matter how well you know when you're still knowing Him. He knows you well more than you know yourself. So nung 2 years nasa bahay na ako, ngayon nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. It's more than just, you know, getting exposed to pornography. I used to send pictures of my naked self to women. It's bad. Very bad. But for good, I have stopped doing that. Why?
God stopped me from doing it because it's not His will, it's not good. And me, I used to smoke cigarettes. Right now I don't, I've quit for good. Why? It's because God stopped me from doing it. It's not His will. This is my then and now. Right now I'm knowing the Lord. The Lord is speaking to me right now. I know He's right behind me right now, guiding me. Do you believe that Jesus is right here right now with you? Amen. Do you believe that Jesus is God? Amen. I believe. Thank you for listening. Thank you, Lord, for this day. It's a blessing. 11 years. We're 11 years. This is my testimony. Thank you for listening. Thank the Lord for this day. Hindi sinasadya na nandito tayo lahat. Amen. Maraming salamat po. This is my testimony. Amen. Praise God. Talaga naman. Ngayon lang din natin talaga malalaman natin bawat story ng ating mga kapatid. So tunay nga, si Lord yung nag-aakay sa atin mula sa katiliman patungo sa kaliwan dito. So lahat tayo dito may past. So, syempre, pag na-kay Lord na, talagang, thank you Lord, tunay nga napakabuti mo. Ako yung pinago mo. Amen. Amen. So, tayo, lahat tayo, under construction pa din tayo. Patuloy, nagkakamali pa rin tayo. Pero, dahil sa habang ng Panginoon, andiyan yung grasya niya. Para patuloy tayo ng inisan. At kaya naman mga kapatid, huwag tayong manghinawang lumapit sa Panginoon. Amen. Praise God. So talaga, lalo sa mga kabataan, amen. Kasi sila yung prone sa mga ganyan, lalo sa internet. Pero praise God, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Lalo na yung mga kabataan narito, amen. May purpose si Lord kung bakit kayo narito. Amen. So tunghayan pa natin, amen, yung mga storya ng ating kapatiran. So ang susunod, amen, palapakanahin si Lord sa buhay ni Sister Salina. Amen. At ang mix ko din ko eh. Talaga naman. Talaga na. Okay. Yes, glory to God po sa opportunity na ito na makakapagpatotoo ko sa buhay namin ng aming pagkos. Wala pa naiiyak na ako, Char. Ayun. Bata pa lamang po kami, kasama-kasama na po kami ni Lola sa church. Kahit po ayaw namin, yun, patuloy po kami ni Lord na patuloy din po kami ni Lola na ini-encourage na sumama sa kanya. Kaya dito po sa 1 Corinthians 10:31 sabi po, whatever you do, do it all for the glory of God. Amen. Kaya nga po sa oras na ito, nagpapatotoo ko para luwalhatiin ang Panginoon at hindi mataas ang pamilya naman o kahit sino man. Ayun nga po, noon po, pasayo-sayo lang po kami at nag-lead po ako noon sa mga presentation namin. And thank God po na bata pa lang po kami, namulat na kami sa katotohanan at nakakilala kami agad sa Panginoon. Ngunit po sa mga panahon po na iyan, aminado po ako na hindi ko pa po talaga lubusan nakilala ang Panginoon. Hindi ko po alam yung purpose ko kung bakit ako nandito noon. Pero hindi po pinahintulutan ng Panginoon na patuloy lang kaming ganun na hindi namin siya kilala pero nandito po kami. Kaya pinadaan po kami ng Panginoon sa mga trials po. Pinahintulot po ni Lord yung mga trials sa buhay namin upang mamulat po kami sa katotohanan na masaksihan po namin yung kaluwalhatian at tunay siyang Panginoon ng lahat. Ayun nga po, dumating po na nung during pandemic po na wala yung kuya ko. Alam naman po natin hindi po layo sa atin na isa na lang po ako sa pamilya ko natira. At yung kuya ko na lang po yung kasama namin. Wala na po akong magulang. Lumaki po ako sa pudrian ng pamilya namin. Yung lola ko na lang po yung nagsilbing magulang. Tapos, during pandemic ko pa po, nawala yung kuya ko na
siya na lang po sana yung kasama ko sa buhay. Pero thankful po ako kay Lord na na hindi niya po kami pinabayaan, na natanggap ko po at nagtitiwala po ako sa Panginoon na hindi niya po ako pahikulatan na lumayo sa Kanya. At ganyan din po nagpapasalamat ako kasi sa mga nangyari sa buhay namin, natuto kami na namalayo sa mga past namin na ng aming pamilya. Gayun din po na natuto rin po ako na umasa at umasa sa Kanya. Ngayon nga po nalaman namin yung purpose ng pamilya ko. Hanggang ngayon po, patuloy pa rin po kaming nagsiserve sa Kanya. And glory to God po kasi binibigyan niya pa rin po kami ng opportunity na makatayo at sumumba sa Kanya. Amen. Ganyan din po, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nandyan po yung mga elders, yung mga kapatiran, ganyan din po yung mga youth na nagsisilbing pamilya sa amin, ng pamilya ko na naging nandyan kapag may mga problema kami. Ganyan din po, lalo-lalo na sa Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa Kanya at inaalim po namin ang buhay namin sa Kanya na patuloy kami lalakad sa pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. So, tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen. So, nasaksihan talaga din namin yung pinagdaanan din, syempre, ni Sister Salina. Ayan, mula bata pa yan, sumasayaw na yan sa Panginoon. Amen. Naglilingkod. Pero, Lord, tunay nga, pag bata ka ba, hindi mo talaga palubos ang naintindihan ang lahat. Pero yun nga, napakabuti ng Panginoon kahit na ganun yung pinagdaanan ng ating kapatid Sister Salina. Kumbaga, wala na siyang mismo yung first family niya, yung magulang niya, kuya niya. Pero, andun pa rin yung habag ng Panginoon na we know na hindi siya pababag natin. Kaya nga naririto ang church, ang mga brothers and sisters, para maging pakagapay ng ating mga kapatid. Amen. So, tunay nga na napakabuti ng Panginoon at patuloy mga kapatid, magpagamit tayo. Amen. Sa mga kapatid namin, lalong nangangailangan. Amen. Praise God. So talagang tunay na napakabuti ng Panginoon. Ayan o. Talagang maliit pa siya dyan. Si Prince yung isa at saka si Kim. Nandito sila, di ba? Ngayon mga dalaga na. Amen. Praise God. So tunay na salamat sa Panginoon. Dahil, amen, sa paglaki nyo, nandun pa rin kayo sa Panginoon. Amen. So huwag na tayo patagalin pa. Marami pa tayong mga kabataan na magka-testimony. Ayan, mukhang ready-ready na sila. So, muli, palakpakan si Lord sa buhay ni Brother Kyle. Amen. Pwede na po tayo, church, makinig sa aking testimony. Simpleng testimony. So, ayun nga po, no. First of all, I am Kyle, and I thank the Lord that He brought me here to the DOCGM family. Since I am a little boy, 6 or 7 years old, way back in 2012, my Ate Camille handled kids ministry and I belong to that ministry. I grew up attending services, but I didn't really have a lot of understanding or depth in my knowledge of God. All I know that is good to attend church. I experienced and encountered trials in our family, and I witnessed how God continued to work in our family until now. This enables me to see the future, the true path of life for myself. It allows me to grow stronger in my faith, as well as have hope that I will never become what it means to be lost. Shattered because of wavering faith and wandering God's ways. I knew that God is still working on me. My life and my family's lives. I am still learning to be a servant of God. I am glad that God used me for
for the music ministry as well as my childhood friends and now my brothers and sisters in Christ. For the Lord is good, His mercies are everlasting, His faithfulness endures to all generations. Psalm 100 verse 5, the Bible contains many examples of God's faithfulness. He never changes His mind or ceases to care for people. He always provides for your needs as Christians. We are called to be faithful by continuing to trust Him for our needs, for His provision. Once again, I am Kyle, continuing serving God and have a desire to know Him more. To God be the glory. Amen by English. Okay. Talaga naman ha, prefer na prefer yan English talaga. So amen. So yan, yung, ayan po yung kapatid naming bunso. Ayan si Kai. Mali pa kayo yung translate. Tagalog ba ganun? Ayan, siya po yung bunso naming kapatid. Ayan. So yung teacher dyan, dun din sa bahay nila pastor eh, sa garahe nila pastor. Dun kasi pa kami na dyan nag-church, tsaka yung kids ministry. Tuwing Friday yun eh. Friday ng hapon, kasi wala akong pasok pag Friday noon. So Friday, nag-handle kami ng kids ministry. At yan, isa sila dyan. Yung isa pa nga si Andre eh, oh. Baby pa siya dyan. Bata pa siya dyan. Ayan. So yung kids ministry yan sila. So praise God na ngayon, attend-attend lang sila. Pero ngayon, nagagamit na sila sa music ministry. So, amen nga, to God be all the glory. Amen. Tunay nga, may purpose si Lord sa bawat isa. Sure, magbalit pala kayo, hindi ko naiintindihan. Pero kung patuloy kayo, amen, ha, makikilala niyo si Lord, eh, makikita niyo yung purpose niyo. Eh. Magiging clear habang papalapit ka ng papalapit kayo. Amen. So, yun pa, syempre, meron pa tayong dalawang magta-testimony. Ayan. Kabang-abang to. Sino kaya ito? Amen. So, parang baka natin si Lord sa buhay ni Brother Benedict. Ayan. Ang wapo mo nga ni Brother Benedict. Good afternoon, Church. Hi, I'm Benedict Lawrence Cascia. And nagpapasalamat po kay Lord dahil dinala ko sa DOCGM family. Mas lalo ko siya makilala. Nung bata po ako, 6 or 7 years old, naka-attend po ako sa, ano, sa DBBS po. Sinama po ako ni Ate. Tapos dito po sa church, masaya kasi po ano, marami po akong nakilalang mga kaibigan. Tapos po hanggang wala po akong regular na ma-attendan na church. Tapos, ano, natutunan ko pong gumanong maling bagay na gumala hanggang madaling araw na hindi na nakauwit. Nakikipag-away ako sa Facebook. Natutupo ako magmura. Hanggang po nung pandemic, umatend ulit. Tapos po, mas lalo ko na po siya nakikilala ngayon. Nakakatugtog na po ako. Nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon dahil unti-unti ko na po siya nakikilala tapos nagbabago na rin po ako. Sabi nga po ng Panginoon sa Colossians 1:13 hanggang 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan at kadiliman at inilapit sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. 14, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid at pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo.
Tunay nga po na mahal tayo ng Panginoon at di niya tayo pababayaan at hindi niya tayo pababayaan at iiwan. Muli ako po si Benedict. I once was lost, but now I found. Look, verse 15, hanggang to God be my God. Amen! Talaga naman! Ano yung napapansin ko? Pag talagang na-highlight, gumagawa ko. Ano po? Before and after, eh, ano po talaga yung pag-highlight talagang, di ba, bumag-bloom eh. Iba yung bloom eh. Pag-Christian eh, di ba? Before and after, amen. So, noon talaga yan si Benedict. Maliit pa yan. Kasama na yan sa ano, TVBS. Mga pinakaliit din talaga siya. Tapos yun nga, wala hanggang sa hindi na siya na nakaka-attend. Praise God, amen. Binalik siya dito sa bahay sa bahay. So amen, tunay nga si Lord, hindi niya hayaan na mawala yung anak niya. Amen. So ngayon, makikita natin, tumutugtog na siya sa music ministry. Amen. So muli mo lang pakandating si Lord. Ang galing talaga kumilos ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Siyempre, meron pa nag-iisa. Amen. Last but not the least. Amen. Kung kaya din natin, muli palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sister Rose Anne. Amen. Ano mo mga kabataan? May hahabol pa bang kabataan? Amen. Magka-testimony na wala sa program. Na gusto magpaano testimony. Ayan. Ang ganda naman ni Ate Rose Anne. Ayan, muli, good afternoon, church. Ako po si Rosa and Prias, and 4 months pa lang po ako nakaka-attend dito sa church. And ayun, 4 months ago, bago ko makilala si Lord dito sa DOCGM, yung family namin talagang helpless kami. Talagang nagsistruggle kami financially, emotionally, and spiritually. Yeah. Para bang wala nang direction yung buhay namin kasi sobrang dilim. At para na talaga kaming isang kahig, isang tuka. Basta magulo talaga. Tapos umabot na kami sa point na nagkakautang na kami sa halos kada street ng Golden. And then, ayun. Mas lumala pa yung hirap kasi that time, hindi talaga ako pinapalagan ng tatay ko na magsimba sa church na ganito kasi naniniwala siya na Catholic kami talaga. Eh, pero kasi, dito ko kasi nararamdaman na belong ako. Dito ko nararamdaman yung comfort and I feel heard and seen sa church na to. Kaya sobrang nagsistruggle din ako nun nang hindi nila ako payagan. So, ayun. Dasal na lang kami ng dasal ni Mama. Umiiyak kami gabi-gabi. Lagi kami nagdadamayan. Iniisip namin kung paano kami magsisimula. Hanggang sa 4 months ago, nakilala namin sila Sister Alice. Doon nakahanap na tinulungan nila kami na makahanap ng work and doon na nagsimula. Unti-unti na rin kaming nakakabangon and 4 months ago bigla na akong, parang miracle siya kasi bigla nilang akong pinayagan ni Papa na umattend na sa ganitong church. So, sobrang... So, ayun, sobrang nakakataba siya ng puso. Kasi 4 months ago, sobrang clueless ko na magkakaroon ng liwanag yung buhay namin, magkakaroon ng direction. So, ayun, yung lesson lang na napulot ko is
si God, He is moving in silence. Talagang, kapag akala mo wala siyang ginagawa, pero alam niya kasi yung tamang timing kung kailan niya ilalabas yung mga kailangan natin, kung kailan niya ipoprovide. So ayun, may we all continue to praise and worship God. Hello, ayan, praise God. So, salamat, Sister Rose Ann. Amen, praise God. So, lubusan ka na ng unti-unting nakikilala rin, amen, sa bawat kapatiran, amen. So, kasi mahalaga rin sa bawat isa na sa church na ni-share natin, open tayo. Kaya magtutulungan tayo, nakipag-pray yung mga bagay na gusto namin ihiling kay Lord. Kasi mas malakas talaga yung kapag church eh. Sabay-sabay tayong manalangin. Tunay nga na yung si Sister Rose Ann, hindi pa siya noon nakakilala. Pero talagang si Lord kumikilos nga siya in silence. Kala mo hindi siya kumikilos. Pero magkukulat ka na lang, oh, pinayagan na ako. Tapos may work na ako. Tapos ngayon mas lalo na nakikilala niya si Lord. So muli mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Amen. So mamulat po kayo natin mga testimony. Amen. So ngayon, tuloy-tuloy na tayo sa ating program. Amen. At tayo po ay dadako sa ating church history. So, bago tayo dumako sa ating Word of God, paano nga ba nagsimula? Amen. Yung DOCGN. Kasi 11 years na tayo. So, yun, meron na po tayong ipa-flash na a slideshow. Pwede pong i-off na lang po na rin yung lights dito po sa unahan. Yes.